Good morning mga papi. Napakaganda ng sikat ng araw, kaya naman sasamantalin natin ang pagkakataon na to para makapag-vlog. Ngayong araw ay ipapaayos ko ang aking pit bike na Yamaha RX-T135 kasi tumatagas na naman ang kanyang carburetor. Kaya naman naghanap muna ako ng mga piyesa para magamit natin sa mga repair na gagawin para sa motor. Alright, let's go mga papi. Walwala na naman, bago man lang magbago ang simoy ng panahon. Alright, so nakapag-vlog din tayo ulit. So tinay ko na yung opportunity na maganda yung panahon. Mainit pa, kasi mamaya sigurado medyo ano na yan, maulan. Kasi every afternoon ay palaging umuulan dito sa atin. Oh, umuputok-putok na. Okay, ngayong araw mga papi ay bibili muna ako ng ano, ng repair kit para sa carburetor ng ating RXT. Tapos gas filter na rin, kasi kailangan na natin siyang palitan kasi nga ang overflow nung carburetor natin ay talagang hindi ko na kayang itolerate. Sobra-sobra na yung overflow ng carbs. Kaya nahihirapan na tayong paanda rin siya. Kailangan na natin kadyutin minsan. Okay. So after kong bumili ng pyesa, dadali natin siya kay paring Raymond. Nag-message na rin ako sa kanya, bukas daw yung shop. So ngayong umaga na rin natin yung dadalhin para hindi na tayo abutan ng ulan mamaya. Kasi for sure mga papi, mamaya maulan na yan. Hindi tayo makapag-vlog kapag maulan, kasi nga yung mic adapter natin kapag nababasa talagang hindi tumatagal yung buhay niya. Ito rin yung rason mga papi kung bakit hindi tayo makapag-vlog nung mga nakaraang araw. Kasi wala tayong mic adapter mga papi. Halos isang buwan tayong walang mic adapter. Kaya kung makikita nyo sa mga vlog natin, yung nagtitrail tayo, wala, ginagamit natin yung chest mount natin. Kasi kapag sa helmet naman, hindi rin naman tayo maririnig, di ba? Yan yung mahirap kapag GoPro ang ano mo, ang gamit mo. Ang daming komplikasyon kapag dating sa audio. Ang daming nagiging problema. Actually nasira na rin yung mic ko, no. Yung pinakauna kong Purple Panda mga papi, nasira na din. Kaya wala tayong choice kundi talagang bumili ng isang set mic adapter tapos Purple Panda. Almost inabot siya ng 7,000 lahat-lahat. Pati yung shipping fee. 'Di ba? Kaya sobrang mahal. Kasi nga nung mga nakaraan, hindi ko talaga siya iniintindi kung kahit maulan, vlog tayo ng vlog. Tapos hindi ko siya tinatanggal mga papi. Kaya yun na yun yung rason kung bakit nasira na yung ano natin. Mic adapter. Tapos yung mic na Purple Panda. Kaya yan, another gastos, napakamahal. Alright, so after ko bumili ng ng piyesa ay didiretso na tayo kay paring Raymond, pero uuwi tayo ng saglit kasi magpapalit tayo ng motor. Dadalhin na natin yung yung RXT. Mapapa-under pa naman natin siya, kakadyutin lang. Baka next week balik tayo doon sa
sa secret spot natin sa Carolina. Practice ulit tayo ng ano, ng mga techniques, technicals pagdating sa trail. Alright, dito na tayo mga papi. Nakamura. Ayos. Okay guys, so ayan na, nakakuha na tayo repair kit. Kaso sa class A lang to mga papi. Ayan o, repair kit sa carburetor. Tapos ito daw yung magandang klase, tignan natin. Kasi yung isang klase nila, yung ordinary, 35 pesos. Yun na rin yung ginagamit ko palagi eh. Kaso sabi ko nga, kailangan mas maganda-gandang klase. So ito na lang. So 300 pesos lahat-lahat ito. So okay na rin. Ang importante, mapalitan na natin yun para maiwasan na natin yung overflow ng ating ano, ng ating carburetor. Okay. Alright. So, wag na natin munang patagalin tong ano natin. Punta na tayo sa bahay. Alright, let's go. Papabuto ko lang ni Raymond. Alright mga papi. So, nagmamadali na tayo. Ayan o, kung makikita nyo. So nagmamadali tayo mga papi. Hindi ko na nga naipakita sa inyo yung overflow. Mamaya na lang pagdating natin kay Baring Raymond. Kailangan nating magmadali kasi baka maubusan tayo ng gas. Sarap. Sarap. Sarap ng two-stroke. Kapag ginagamit ko ito mga papi, nangangalay ako. Kasi sa carburetor niya, yung spring, dalawa yung spring na nilagay ni Paring Raymond. Kaya medyo ano siya, matigas, nakakangalay. Kailangan lang natin umabot sa shop. Para hindi tayo tumulak. Medyo malayo-layo pa ito mga papi. Para hindi tayo magtulak. Saan? Malamit na. Nagiina. Ayun o. Tignan niya. Ayun o. Fucking hell. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Lahat. Halos sa lahat ng ano. Lumalabas. Ang gasolina. Sayang putya. Shit. Buti nakaabot tayo dito no. So nakita nyo naman, napakalakas ng ano, ng agos ng gasolina. Ano ka yan? Pangit yan ano? Hindi ma, mas marag ka mga rubber.
puro. Sabagay, may nag-aralaw kayong ati. Tis nung tamo na yan? Ito naman na may sinihali nga mo nun. Baka sa makina pa di. Eh, sali ba na yung tangki? Ah, sa tangki. Okay, so tignan nyo guys ang panahon. Diba kanina mainit? Ayan o. Uulan na naman. Diba? So wala talagang pag-asa. Halos 2 oras lang uminit tapos maulan na naman. Tang ina. Ini nga ni, route na, hayop na ni. Dapat garo ka ni, ribaya na ni. Step not ka ni ano. So palaging may dumi yung ano natin, yung karburador. Tapos palaging pumapasok sa carbs niya, kaya talagang nag-overflow siya. Filter, maray na klase. Alright. Ayan na mga papi. So napalitan na natin ng filter, tapos yung repair kit. So good to go na ulit ang ating RXT 135. Taas ng minor ha. Adjust natin mamaya. Try muna. Alright. Okay. Ayusin lang tayo dito mga papi. So kaya na natin tong i-DIY. Katulad yung ano natin oh. Clutch, tabingi. Kailangan natin 'yan ayusin. Nice, nice. Maganda na ulit yung takbuhan na 'yan mga papi. Okay. Okay, hanggang dito na lang tayo mga papi, no? So please do like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At kung nagustuhan nyo itong mga content na ginagawa natin, please click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga updates at upload natin sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, and sa Instagram mga papi. Alright. So ride safe and God bless sa inyong lahat. Maayos na ulit ang ating motor.